na ama at saka ni Ham. Sino ba si Ham, anak ni Noah at saka ni ama? That's why ang lahi ni Canaan, pure serpent seed. At saka ni Japheth, pure serpent seed. Hindi si Imsara ang pangulo, kundi si Naama. Kasi si Canaan, doon na siya ng panganak, doon na paglabas na nila sa ano. Tapos na ba? Wala na sa eksena si Imsara. Si Naama na yon. Tayo kasi mga anak ni Aba Yahawa, pag magkasala tayo, palo talaga. Kasi iwas talaga tayo sa kasalanan. Although anak tayo, pero papaluin tayo. Ngayon, itong mga anak ni Satanas, yung mga lahi sa prinsip, papaluin ba sila ni Satan? Kasi tingnan na Satan eh. Yung mga mayayaman na hindi pa nang parataya, hindi naman nagtataya dyan, bakit yung mayayaman? Kasi hindi naman anak ni Aba Yahawa yan eh. Anak ni Satan yan eh. Pero pag ikaw anak ni Aba Yahawa, hindi ka nagtataya, papaluin ka. Kasi utos siya, magbigay na ikapo, tapos hindi ka nagbigay. Kanyari kay Imsara, hindi siya nakapasok. Sinaama ang nakapasok. That's why, pag tayo'y magkakasala, hindi lamang sa tayo siya, ibang bagay na kasalanan ang nagawa natin, may palo talaga. That's why, iwas talaga ito sa laran. Hindi po ibig sabihin, mo iwas ito sa laran para maligtas, para maging anak ng alayan. Noon pa, bago panilikan sa libutan, anak na tayo, sure na ang kaligtasan natin, pag anak ka na Aba Yahawa, tagalangit siya, doon ka rin titira sa kanyang tahanan. Pero, papaluin lang ang mga anak niyang pasaway. Para walang palo, hindi tayo magpasaway. Ang matinding palo, patayin ka na rin niya. Pero, sinong gusto magkasala para papatayin? Sinong gusto magkasala? Eh kung sabihin mo, ay, hindi naman po anak mo yan, sinob the woman, sinob the serpent ako, ayun, walang problema. Kasala ka, walang problema. Ikaw naman, anak ng alayam, anak naman ni Satan eh. Kasi si Satan, hindi naman mamamalo niya sa mga anak, kung si Tidor pa nga yan eh. Pero tayong mga anak ni alayam, pag magkasala may palo, daswe na tayo, maingat tayo sa paggawa ng kasalanan. Kasi may katapat na palo. Patulad yung mga magulang sa anak na pasaway, iba pinapalo? Eh yung mga magulang na ito pumalo sa anak at mali ng anak, mga positive na magulang kasi ugali ni Satanas yan. Dahil ayaw panulin niya ang anak na mali, pasbayaanan niya. Di akala ng anak niya tama yung ginagawa. O di patuloy siya gumagawa kasi kinukonsinti ng magulang. Ang ating Aba Yahawa alayam, hindi positive na pinapalo. Di na nangyari si Imsara, hindi talaga nakapasok sa ark, sa bangka, o sa barko. Yan. So, kasama ni Noah, paglabas nila doon, sinaama ang asawa niya, at sinaama naman na anakan sa kanyang anak, at ang anak rin nila, si Canaan. Kasi si Canaan sinumpa. So, yan na nangyari. Ngayon, balik tayo rito, sa pamilya, kinakailangan talaga tayo mga magulang mag-guide sa mga anak at hindi tayo pwede mag-abuso sa ating mga anak. Abuso rin natin siya, trabaho ka dito, trabaho! May ginagawa ng mga anak, mga magulang eh. Sige, ito anak, doon ka mag-pwisto ha. Dala ka ng support, mamingi ka doon, ito doon. Ito, ginagawa ng ano? Oo. May ginagawa rin yung malibang mga bonek interest niya. Nangangara, ang dami palitin, puro mga sumpot na eh. Ang dala mga sumpot sa mga nangangara. Liga yan eh. So, ang trabaho ng magulang, pilitin yung mga anak mag-aral hanggang makatapos. Kasi pag makatapos siya sa pag-aral, makatulong na yan sa mga magulang. Kasi malaki na ang sahod niya. Ang magulang, relax na lang. Kasi may edad na, senior na. Lalo na super senior. Ang mga anak, marunong kayong bumanti ng utang na loob. Malaking sahod nyo kasi nasa opisina ang trabaho nyo na may natapos, ay tulungan yung mga magulang nyo sa kanang pinansyal.
dahil tinulungan kayo sa pag-aral. Nagsigap sila na makaproduce ng pera para matustusan yung pangailangan niyo sa pag-aral. Dahil nakatapos na kayo pag-aral, may sahod na kayo, yung mga magulang niyo, mga senior citizen, mga senior na wala pang isis yan, kayo na ang matustos sa pangailangan nila. Yaman! Yaman! Yan ang pamilyang masaya. Ang paglalamang sa kapwa ay simbiyalis na hindi natin naiintindihan. Ang mga pangunahing batas sa buhay, mayroong batas ang buhay na dapat naiintindihan ng bawat miyembro ng pamilya. At ito'y mayroong pakinabang ang lahat ng pinagpaguran. Karuktong ito ay siyaong natutuhanan na anuman ang inyong tinahin, ito rin ang inyong alihin. Nangangahulugan kung gusto mong makinabang ng marami, magtalim ka ng marami, at kung gusto mo na tiyak na makinabang, pagpaguran mo ang iyong pagpakinabangan. At dahil ito, hindi mo na kailangan manglamang ng kapwa. Sapagkat malamangan mo man ang iba, hindi rin ito magiging pakinabang sa iyo dahil hindi mo ito pinagpawisan. At kapag nagtalim ka ng masama, pero wiso lang ang iyong kita niya, hindi maganda ang paglalamang. Kasi may kasabihan, kung ano ang tinanim mo, yun ang anihin mo. Hindi mo pwede magtanim ka ng mangga, mag-anig ka ng kainito. Magtanim ka ng bayabas, mag-anig ka ng lansones. Kung lansones ay itanim mo, anihin mo lansones. Kung mangga itanim mo, mangga rin ang anihin mo. Kung magtanim ka ng palay, anihin mo palay din. Hindi magtanim ka palay, anihin mo mais. Kung nagtanim ka ng masama, aanig ka rin ng masama. Kung mayroong pakinabang sa lahat ng pinagpaguran, mayroong pakinabang sa lahat ng pinagpaguran. Halimbawa, nag-gym ka, pagod ka gym. Anong pakinabang? Ito, matso ka. Gandang lalaki. Kasi nagpagod ka gym. Ang braso. Kaysa ako hindi nag-gym, ang braso. Pero nag-gym ka. Huwag marihalog sobra. Sobra ng laki. Sobra na. Ano tama ng ganda may ito. Kasi nagpagod ka. Mga ganon. Eh ngayon, kung hindi ka nagpagod, anong nangyari sa katawa mo? Ang liit-liit ang braso. Sakit. Pangit. Wala mag-inlap sa'yo. Kasi lahat ng pinagpaguran ay may pakinabang. Dito naman basa. Dahil dito, ang pamalamang ay tuwirang pangamuso sa karapatan ng pagtao. Ito ang dahilan kung bakit nauuwi sa pagsusugal ang karamihan sa pagkagusto ng biglang yaman na hindi na magpapagal. Ganun din naman sa pagnanakaw, kinukuha ang pinaghirapan ng ibang tao. At kung sa loob ng bahay ay hindi na natin ito may wasto, ang paglamang sa kapatid o sa magulang ay magiging simula ng paglalamang sa ibang tao sa labas ng ating sambayan. Ayan. Actually, sa loob ng pamilya, kung makita mo mga anak mo, may isang lamangiro. Paglamangiro yan, pagpabayaan mong pagkalamangiro yan, hindi lang sa loob ng pamilya, sa labas na yan, maglalamang. Kukunin niyang bagay na hindi sa kanya para magkaroon siya. Paano para, anong paraan niyo, kunin niya? Nakawin! Kung sa loob ng pamilya, nag-umpisa siya magnakaw, pag hindi mo makukontrol yan, paglabas yan, paglaki niya, magnanakaw niya. Habang bata pa siya, may ugali na siyang ugaling mangungupit, magnanakaw, sukilin mo na yan. Dahil pag malaki na yan, mahirap na. May nangyari. Isang batang binata, public enemy number one. Hinahanap siya sa batas. Ngayon, pumunta siya sa tatay niya.
Tatay, sama ka sa akin. Sabi niya, anak, ikaw to, hinaharap ko sa batas, siya to kill guy. Sabi niya, tama ka. Nakita mo yung puno, yung sanga, isa malaki, isa maliit. Itong malaking puno, o isang atay, pagbaliin mo, hindi ba mabalot ko dyan? Sabi niya, anak, kasi malaki na yan, pag pinipi mo, mabali na siya. Itong maliit, hindi mabalaktot, o hindi mabalaktot, maliit pa dyan. At pagtaliin niya, kaya mamintigan, o pinigyan sa matasunod, kasi maliit pa. Yan yung ginawa mo sa akin tayo. Yung maliit pa ako, baloktot ako, hindi mo ako inayos. Tinabayaan mo ako. Ngayon, malaki na ako, baloktot na, pagpilitin mo, mababali na ako. Malaki na ako, kasi binabayaan niyo akong baloktot, so maliit pa ako. Ngayon, lumaki na ako, parang sanga na, malaki na, hindi na yun maituwid ang baloktot kong pagkatao. Kasi yung maliit pa lang na baloktot ako, ang pagkatao kong baloktot, na maliit pa ako, hindi na akong tinutuwid. Pinabayaan nyo ako. Ngayon, malaki na ako, hinahanap ako ng batas. Shutokel. So, bago na ako papatayin, papatayin kita. Kaya ganito ang buhay ko dahil sa pagkakonsentidor mo, pabaya mo sa akin. Pinatayin, tatay. Ngayon, nahuli siya, pinatayin siya, patay. Yan ang mangyari. So, pala, story yan. Kasi yung magulang nagpabaya sa anak. Kita ng anak nila, mangiro, baloktot, pinabayaan lang. Ang bata, pwede pa maituhin yan, bata. Pag malaki na yan, binata na yan, baloktot na, hindi mo na maituhin yan. At yan ang papatay sa'yo. Pag matauhan yan. Dahil hindi mo siya hinubog sa tamang paghubog, pinabayaan mo lang siya sa kanyang kaugali ang baloktot. Sino sisihin magulang? Sagutin natin yan sa Abay Hawa Alahayang pagdating ng judgment. Kasi yung mga anak natin, tayo ang responsible sa pag-alaga, sa pagtuwid sa kanilang buhay hanggang lumaki. Pero doon mo na ituwid, malaki na. Hindi mo na maituwid yan. At patulad ng sangang malaki na. Maliit pa lang tutuwiri na yan siya. O, basa nito. Dahil ito, ang pangalamang ay tuwiri, imuwi lang. Pangako sa karapat ng pagtao, ito ang dahilan kung bakit nauwi sa pagsusugal ang karamihan sapagkat gusto ng biglang yaman na hindi na mapapagalagano'n din naman sa pagnanakaw. Kinukuha ang pinaghirapan ng ibang tao at kung sa loob ng bahay ay hindi natin ito maiwasan ang pagmalamang sa kapatid o sa magulang ay magiging simulan ng pagmalamang sa ibang tao sa labas ng ating kabayan. Yan ang mangyari. Sino sisihin yan? Magulang. Nagpabaya sa kanyang mga anak. Wala naman yung masisihin, di ba? Patingnan mo ang katabi mo. Sino sisihin? Eto, yung mga anak, hindi natuto magmano kasi hindi tinuruan sa magulang. Pag may kamag-anak lumatay, hindi nagmamano. Kasi hindi tinuturuan sa magulang. Kasi ang culture nating Pilipino, kahit yung mga operyan ano tayo noon, talagang paggalak yung pagmamano sa mga tanda, sa mga kamag-anak. Pero walang manumano. Ang ginawa nila, halik ka na lang. Ni culture ng mga self-instead yan. Eh kung mga anak tatay, maghalikan. Kaya hindi na mano ang ginawa, halikan. Yakapan. Eh kung mapasok ang demonyo yan, o rin mag-ama, nagsisipi nga na. Katulad kay Insara, ako, kay ama, at saka ni Ham, ni Nimrod, at saka ni ano, si Miramis. Kasi hindi tinuro ang tama. Yun ang nangyayari. Culture ng mga serpent si dyan yung halikan. Dapat hindi ganun, mano. Mama, alis ako, halik. Mano. Papa, alis ako, halik. Hindi. Hindi yan tama. Tukso yan eh. Dapat mano. Kasi dito sila mahalik. Hindi sa... ano mo, magbibigit yan, mag-spark yan eh. Kaya anak naman. Baka yung mga tatay na nabuntis ang anak niya. May nanay na nabuntisan yung anak niya lalaki.
Nabutisan sa lahat ng lalaki. Kasi yung mga culture, culture lang ng mga Serpentine, yung mga European. Mm-hmm. Sa ibang mga Western. No? Maling culture yan. Ang culture rin mano talaga. Yan, mga hindi masanay magmano. Mga walang ano yan, walang mundo. So, kita nyo? Mabasa. Kaya sa bahay pa lamang, ay dapat ba ituro na ang prinsipyo ng pantay-pantay na karapatan at responsibilidad upang pagdating sa labas ng bahay katulad ng ating pakikipagkapwa-tao sa trabaho at maging sa panunungkulan man ay hindi natin dalamangan ang ating kapwa-pipino. Halimbawa, sa ating bilang magulang, dapat ay pantay-pantay ang pagtingin natin sa ating mga anak. Kapag tayo'y magbigay sa kanila ng anumang bagay, dapat pantay-pantay ang ating nila. Ang pagkakaroon ng paborito sa mga anak ay nagiging daan upang ang ibang anak ay maghihinanakit at magpupuso na magdalamang sapagkas hindi niya kunin ang kanyang karapatan at kahit niya gawin sa sasabing paraan. So, ilang anak niya, Sir Mylen? Lima. Kayo mga anak, patay pang pagmamahal mo ng mga anak sa inyong lima? O mayroong paborito? Sinong paborito? Sinong paborito ni Papa niyo? Sinong paborito? Kasi minsan, ibang paborito ng Papa is mga paborito ng Mama, anak. Oh, ganun. May paborito. Anak ninyo lahat yan. Dapat pantay ang pagmamahal. Lahat paborito sila. Walang hindi paborito. Kasi doon magsimulang away-away ng mga kapatid eh. Kasi may paborito. Bakit si Jose nakaingita ng mga kapatid niyang Jose at bininta nila sa Ismailita? Kasi si Gico, paborito niya si Jose. Dinamita niya ng damit na magara na iba-ibang kulay. Naingit yung iba. Lalo na the dreamer yon. Tapos, yung mga panaginip, lalo na paborito ang kanyang mga magulang. Kasi ito, the dreamer ko, parang ilagi sinabihan ni Alahayang na ganito. Eh, nagtatampurorot yung itong anak. Dapat pantay ang paborito, kasi anak lahat yan, paborito lahat yan, hindi yung magpaborito ka ng isa. Doon nag-aaway hanggang binintan niya isang kapatid nila. Tunaan ko sa away sa pamilya. Problema sa pamilya, may magulang na paborito. Eh, isa naman, paborito ng mama. Kaya isa, paborito ko ni mama. Yeah. Ako, paborito ko ni papa. Ano na yun? Suntukan tayo. Suntukan na. Kasi kanya-kanya sila paborito eh. Ano ang putigasan? Oo. Maling paraan. Putigasan sa'yo. Sapagkat, giniit niyang kunin ang kanyang karapatan. Kahit niya gawin sa maling paraan. Yan. Kasi, may paborito ka ha. Ang mama, paborito ka pala niya ngayon. Yung karapatan ko, nagtanim na yan. Nagtanim na ng panlaki sa kanyang kapatid. Malinaw, madilim? Malinaw. Gawin ang tama o gawin mali? Gawin tama. O, hindi gawin tama, pero magpabaya minsan. Gawin tama. Huwag magpabaya, basa. The lack of planning within the family is a problem. Ang wala ng pagpapaplano sa loob ng pamilya ay isang problema. Ah, yan. Yung kulang sa plano sa loob ng pamilya. Yung pagkasayang sa mga trabaho sa bawat isa. Walang plano, kanya-kanya lang. Eh, lagi inuutosan yung isa. Magreklamo pa na lang. Ako na lang. Ako naglaba kanina. Ako naman masaig. Ako naman mamaliki. Ako na lang lahat. Bakit? Eh, ano? Puro gadget na ang ginagawa. Kasi may paborito, may panlalaman. Problema kasi walang planning na ikaw anak, dito ka na sahig, taga-hugas ka, ikaw taga-laba, ikaw taga-sahig, ikaw taga-pamalingke, dahil ito napili ko kasi hindi ko pitiro yun, anis ang goodness yan. Dahil ikaw naman taga-wali sa labas. So, sa loob, sa labas ng bahay, malinis kasi may naka-sahig na nagtrabaho sa labas, naglinis. Nasa magulan yun eh. Thank you.
Basa. There are two planning periods for having a family. Mayroong dalawang panahon ng pagpaplano para sa para magkaroon ng pamilya. Dalawang plano ha. Una, bago mag-asawa. May plano ang tao bago mag-asawa. At pangalawa, bago magkakanak. May plano ka bago magkakanak. Una, bago mag-asawa. Hindi yung tira pasagat. Tabala na. Tabala na si Batman. May planning talaga. Okay, ito. Basa. The prerequisites before marriage. Ang mga kailangan bago yung mag-asawa. Number one, kakailangan na kanilang pangarap buhay o pagkita ng pera. Bago ka mag-asawa, mayroon ka bang trabaho? May kakayanan ka ba sa hanap buhay? O mag-asawa ka lang, wala ka namang trabaho? E anong kakainin nyo? Hangin? So, libog lang inahanap eh. Pero walang trabaho, ano, pasandal pa kayo magulang? Kailangan, sabihin sa mga magulang, anak, di ka pwede mag-asawa. Wala ka pang trabaho eh. Oh, yan. Pangalawa, kalusugan ng kanilang damdamin, emotional maturity. Oh, kalusugan ng kanilang damdamin, mature ba sila? Baka bata pa isip. Mag-asawa yung mga pareho bata isip. Ano mangyayari sa kanila? Magkaanak pa sila, puro bata ang isip na lahat. Kailangan mature ng isip. Anak, isotso ka na, pero bata isip ka ba? Ito mo yung asawa. Saka lang mga asawa, mag-inag ka 30. Mag-mature ka na. Kasi kailangan yung emotional maturity. Depende yan. Mayroon pang bata pa, lusip pa lang, pero ang isip niya, matanda ng isip. Mataas ang IQ niya eh. That's why importante yun, emotional maturity. Pangatlo. Number three, kalusugan ng kanilang kaisipan. Intellectual maturity. Oh, kalusugan ng isipan. Mag-asawa yan, puro naman dalawa, puro mga sito-sito. Mayayari dyan. Sito-sito. Hindi yung tarumpin ng mag-asawa. Oh, sunod. Number four, kalusugan ng kanilang katawan, physical health. Oh, mag-asawa ka, sakitin. Kung yung mag-asawa, sakitin ka. Magpakalusog ka muna. Mag-asawa ka, sakitin. Hindi ka pwede mag-asawa, anak. Huwag ka muna asawa, sakitin ka. O, sunod. Number five, spiritual na kalagayan. Spiritual condition. Spiritual. May alam sa salita ng alahayam at may panampalataya kay alahayam. Masaya piyawa siya eh. Yan ang mga plano bago mag-asawa. Kailan makita ito. Sunod. Ito. Ito, comment dito ha. Basa. Ang mag-asawa, kapag pangit ang lalaki at maganda ang babae, ang tawag yan ay diskarte. Kapag babae naman ang pangit at wapo ang lalaki, tawag yan ay kinayuman. Kapag parehong silang magandang mukha, tawag dyan namin ay kinatana. Kapag ang mag-asawa ay parehong pangit, yan ang tinatawag na no choice. Ang kinatawa. At least, mawala yung atok natin, no? Parehong pangit, no choice. Pero, ang ganda ng asawa niya. Pangit ang lalaki, aba, diskarte, ha? Eto naman, maganda ako ba eh. Pangit ang lalaki, aba, ginayuma. Kaya napaibig yung magandang babae, ginayuma. Ginayuma ka eh, ginumay ka. Pero, magpariyo, maganda, ang lalaki, babae, puro mga maganda lalaki, maganda babae, aba, tinaghana. So, patawa rin na. Nakita ko yan sa World Facebook. Sabi ko, tama to. Yung singit natin sa
Pagi siya to. Basa. The first thing to do before getting married. Ang unang dapat gawin bago magkasawa. Proverbs 24 verse 27. Finish your outdoor work and put your field ready after that build your house. Ihanda mo muna ang iyong bukit para meron kang tiyak na pagkakasikaan bago ka magtayo ng bahay at magtatanda ng tahanan. Yan ha. Magtatay na tahanan. Magkapamilya. So, yan ang sinabi ng Proverbs. Salita ni Alayon niya, chapter 24, verse 27. Ihanda mo muna ang iyong bukit. Ibig sabihin, bukirin, parmi mo noon. O either mayroon kang negosyo para magkaroon ng tiyak na pagkakitaan. Kasi pag mag-asawa, parehong dalawa, walang trabaho, mayari. So, bago ka magtayo ng bahay o magtatag ng sambayanan o tahanan o pamilya yan ibig sabihin, kailangan stable. Ayos mo ang trabaho mo. May trabaho na talaga. Sabi ni Shinoel, Mama, gusto ko mag-asawa. Wala ka pa trabaho, anak. O, tama yung sinabi ng Mama. Paano? Paano magbubuhay? Magka-anak pa sila. So, tamang payo sa Mama. So, kayo mga anak naman, kayo, dito, mga kabataan, kiri kayo, ha? Pag may lalaki na naging boyfriend nyo, na gustong pakasalan kayo, isipin nyo, may trabaho ba yan? Ha? Baka libog lang hinahanap nyo, ha? Wala kayong kakainin. Baka simandar pa kayo sa papa nyo. Kay Giovanni. Kay Nerna. Kay Manny Pacquiao. Simandar kayo. Kay Maymay. Nako, may yan kayo. Sabi ng may, mga sermonan. May yan. Isaya ang may kasi sermon. Sermonan. Nasermonan ba kayo? Sino ba para sermon sa inyo? Si papa nyo, mama nyo? Mama. Ayan, may. May talaga. May yan kayo. Ayan. Tama lang, masermonan kayo. Tasa. Planning before having children. Ang pagpaplano bago magkaanak. Ah, ito naman ha. Kanina sa pag-asawa yon. Ito sa pagkaanak. Tasa. Ang pagkakaroon ng anak ay nangahulugan ng dagdag sa responsibilidad, dagdag gastos, dagdag oras, at lalo na dagdag pagkakaroon. Kung ang pag-uusapan ang mga karagdagan, ito bilang paghanda sa pagkakaroon ng anak o mga anak ay maiiwasan ang mga problema na minsan sa pagtimpla pa lang ng gatas ay pinagawayan na. Ayan. Pagtutulakan pa. Ikaw mo timpla ng gatas. Pagbuna ko, ikaw na. Nag-away ang mga asawa sa pagtimpla ng gatas. Mabuti na may gatas pa ititimpla. Paano walang gatas? O, may gatas naman kasi pareho may trabaho. Kasi bago may kasawa, may at least tiyak na may lihanda ng bukirin niya. O, ibig sabihin, may trabaho. Ngayon, ang problema, sino magtimpla ng gatas? Baby. O, yan ang nangyari. Yan, pinag-awayan yan. Na, pero mo, dagdag gastos yan. Dagdag oras. Oo, madagdagan ang responsibility niyo. Basa. The result of unpreparedness, ang bunga ng kawalan ng paghanda. Kapag... Yeah. Ito na ha, ito ang resulta na yung mag-asawa na walang paghanda. Tingnan natin anong resulta sa mga mag-asawa na magkasintahan, papasok sa pag-asawa, pagpamilya, na hindi pinaghandaan. Basa. Kapag ang pag-asawa ay kasubukan lamang, madalas kailangan mangusap para makapagpakasal lamang. Di pa man nagsisimula lubog na sa utang, napipilitan lamang dahil
pananagutan ang nangyari na di pa dapat mangyari. Pagkatapos ng kasal, doon pa lang darating yung totoong gustong pagkasalan. Ayan, isa problema yan ha. Ngayon, ibigay ang dalawa. Nagpakasal. Ngayon, sa kalapat nasama, eh, walang trabaho, maayos, walang paghihandaan niya, utang lang utang. Puro utang, tatal sa utang. Eh, di walang kinikita eh, hindi nga handa eh. Ngayon, nangyayari, dahil panay-away sila, mayroon nakikita ang lalaki na, ang ganda to. Ito talaga dapat magpakasalan. Ito, mahal ko, yan. Yan na lumabas. Na pagkatapos ng kasal, doon pa lang darating ang totoong gustong kasalan. Pero nakasal na sa sisa. Kasi away-away sila dahil wala nang hanap buhay pareho. Puro utang lang nilabas. Ngayon, ito naman si lalaki, medyo may pagkababaero. Ito, mahal kong tunay. Ito dapat pakasalan siya. Eh, pagdagdag ka, pagdagdagas na naman. Isa pa bilang yan, sa mga hintin, bawal magkasawa na dalawa, tatlo, pataas. Sa mga Hebrew lang yan eh. At sa Muslim. So yan. Yan ang nangyari sa pamilya na hindi nga handa. Ang bunga ng kawalan ng paghanda. Hindi basta-basta mag-asawa is sure. Itong tinuturo dito na ating abay-awa-alaya, kailangan sundin ito. Ito yung guide natin sa buhay para hindi tayo mapapahama.